Mga kabarangay, kaharap po natin si Congressman Marcolita, isa sa mga palaban pagdating sa paglilingkod bayan dyan sa Kongreso. At alam natin po na kilalang kilala ito pag transparency ang pinag-usapan doon sa Kongreso. Kung ano ba ang pakain ninyo pagbisita dito sa Bayan ng Malay, particular sa Barangay Kapit? Hinahanap natin yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, lalo na sa serbisyong medikal. Nakarating na kami sa Iloilo, sa Capiz, ganun din sa Silay, sa Negros Occidental, ngayon sa Katikla na pinakahuli. Kasi nakita namin na napakaraming mga kababayan, lalo na doon sa mga nabisita na namin. Matagal na panahon, hindi man lang nakatikim ng X-ray, ng ECG. Yung konting may dudulot namin sa kanila, malaking bagay na makatulong man lang kahit na konti. Yun ang pakay namin. At the same time, nagpapakilala kami na kailangan nilang mamili ng mga, sa lahat ng pagkakataon, no? Hindi lang naman mga senador, maski na mga lokal na, no? Hindi, kagaya rito, tingnan ninyo, walang gustong lumaban na sa mayor kasi alam ko maganda yung kanyang performance. Eh kung lalaban ka pa sa kanya, eh delikado ka. So nandun talaga yung pinakapunto ng public service. Kailangan ibigay mo yung pagtitiwala, ibalik mo sa tao. So yun ang pakay namin, hinahanap namin yung mga talagang dapat na tulungan. Kitang-kita nyo naman, piling-pili sila na talagang yung may kulang talaga sa buhay. Yun. So, ibig sabihin ko, ang iyong pag-ikot ay kalusugan, dala yung puso ng pagmamahal sa paglilingkod bayan. Pero sa Kongreso, ano ba ang magtutulak sa iyo na ganun kaka-tapang na maglahad ng katotohanan na kahit sino, kahit anong issue dyan sa Kongreso, mga batas na pangbansa? Kasi ang nilalaban ko yung mga batas natin eh. Yung mga batas natin, ginawa natin para sa pangkalahatang kagalingan. Hindi naman tayo gumawa ng batas para gawin lang dekorasyon. Karamihan sa mga batas natin, yung implementasyon sablay. Katulad na lang nung binabanggit ko kanina yung tungkol sa kuryente, isip-isipin mo ang pangunahing layunin, yung pinaka-objective. E kinakailangan ibigay mo yung kuryente sa mga consumer, sa mga mamamayan, sa abot kayang halaga. E yung batas na yun ginawa 23 years ago pa. Sa mga tweet, napakatagal na panahon, ngunit yung layunin na yun, hindi nagagawa. Sino nga amin na kayang-kaya niyang magbayad ng kuryente? Napakataas. Tayo ang pinakamataas ang singil ng kuryente sa buong Asia. So sa mga tweet, hindi natupad yung layunin. Hanggat hindi natin naibababa yung presyo ng kuryente, patuloy at patuloy nating nilalabag yung batas. There is a continuing violation. Hindi lang, napakarami. Barangay halimbawa, alam mo ba na we have more than 42,000 barangays in entire country. Pero 2% lang, 2% lang ang nakaangat, pwedeng tumayo sa sariling paa. Isa na ang Katiklan. Kaya maswerte yung Katiklan kasama sa 2%. Sa Luzon, Barangay Forbes Park, Barangay Magallanes, Barangay Araneta Center, Barangay Wild Plains, no? Barangay Bagong Ira. Mga ano ito eh, mga talagang malalaki ang ira, ang income matataas pa. Pero maaawa ka sa 98%. Across the nation, ang average na sahod ng isang barangay kapitan, 1,000 pesos a month. Kapitan, ang kanyang tungkulin 24/7, 24/7. Eh yung ating mga kasambahay nga, nag-a-average na sa Luzon, ha, ewan ko dito, 6 to 7,000 pesos a month. Ang kapitan, 1,000 pesos. 24/7. Maaawa ka sa tanod. Average, 500 pesos a month. Paano niyang bubuhayin ang pamilya? Ito dapat tinitingnan natin lahat. Kaya meron akong panukalang batas, sana i-rationalize natin. Kahit na umabot lang sa minimum wage. Sa ngayon kasi, yung kapitan, siguro kung i-average mo yung kanyang kinikita, is only 45% of the prevailing minimum wage. 45% of the prevailing minimum wage. Yun ang nakakaawang kalagayan ng barangay. At least kung nakita mo yung mga nasa frontliners ng ating bansa, kung sakali mang pala rin ka na nandun ka sa taas, ano ang
prioridad mo na. Marami tayong magagawa. Kaya gusto ko sanang ihatid ako sa taas kasi yung kapangyarihan dun, kayang-kaya kong gawin ang gusto kong gawin. Kasi sa ngayon, sa mababang kapulungan, yung House of Representatives, iba yung dynamics dito. Hirap na hirap ako, hindi ko maisulong. Sa dami ng kalaban. Siyempre, kung marami yung kalaban, kailangan mo yung malakas na kapangyarihan. Pag hawak ko yung kapangyarihan na yun, sa tingin ko kayang-kaya ko yung kalaban ko. Yung aking matagal ng panaginip, ibababa ko ang presyo ng kuryente. Napakaraming dapat gawin. Pati corruption na alam ko lahat ang gagawin ko. Ang problema, hindi naman ako makarating doon. So, yung divorcio, may tatanong ka. Oo nga eh. Depende sa'yo kung paano mo parating sa ating mga kababayan. Kasi nakita ko kasi kayo ni Congressman Lagman, kaugnay sa bilang author siya. Tapos nagkaroon kayo ng matinding diskusyon. Sabi ko, ang pinagmumulan ko kasi, yung saligang batas natin mismo, nasa state policy natin nakalagay. The state, sabi niya, shall recognize the sanctity of family life. And it shall protect and strengthen this basic autonomous social institution. So, kung saligang batas na nagsasabi, let us protect and strengthen. At nakalagay pa sa section 15, sabi niya, the family is the foundation of the nation. Is we should aspire to develop it completely. So kung gagawa ka ng batas, hindi naman pampalakas, kundi pampanira do sa pundasyon ng ating republika. Kasi ang pamilya is the smallest unit of society. Malakas ang pamilya, malakas ang pundasyon ng republika. So sabi ko, nasa sa inyo yun. Kasi kung dapat tanggalin na muna natin ito sa saligang batas, baka sakali pumayag ako. Pero habang itong mga protective provisions na to para sa malakas at matatag na pamilya ay nandito, parang laban yung ginagawa nating bill sa divorce. Mga kabarangay, mukhang umiinit na ang aming tanungan. At abangan nyo na lang, mga kabarangay, panghuling pananalita ko. Unang-una, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Pinasalamatan ko na si Mayor Bautista kanina. Kasi first time kong makarating dito at makausap ko, makita ko yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung nangangailangan talaga ng tulong. At sana'y makabalik ako dito sa ibang pagkakataon at sa ibang level. Alam mo na, ibig ko sabihin, kung sakasakaling makuha natin ang ating pinapangarap, eh siguro hindi lamang ganito ang magagawa natin. Siguro yung pinagmumulan na problema ng ganito, yun ang munang tirahin natin. Mas maganda siguro yun. Ilagay natin sila sa kalagayan na pwede na silang bumili ng sarili nilang gamot. Pwede na silang magpagamot kesa sa tinutulungan sila. Nandun pa rin ang tulungan. Pero gusto ko makita sa sunod ng mga panahon, mangilan-ngilan na lang ang tinutulungan namin ni Mayor Bautista. Mga kabarangay, hindi lamang palaban, kundi matulungin pa, Congressman Marcolita. Thank you. 106.1